Ano-ano nga ba yung iba't ibang mga katotohanan patungkol sa banal na espiritu? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Sa tatlong persona ng Diyos, alam na alam natin dito yung patungkol sa Diyos Ama at sa Diyos Anak, na yun nga yung ating Panginoong Hesukristo. Pero pagdating sa banal na espiritu, minsan nakakaligtaan natin ito, o kaya man minsan kulang yung kaalaman natin patungkol sa banal na espiritu. May ilang mga pagkakataon kasi sa mga simbahan na bagamat naniniwala naman sila sa banal na espiritu, pero madalas hindi nila na-emphasize yung patungkol dito. Minsan hindi nila natuturo itong patungkol sa banal na espiritu. Kaya yung ilang mga Kristiyano, walang masyadong alam patungkol sa kung sino nga ba o ano nga ba yung banal na espiritu. Pero mga kapatid, kung babasahin natin yung Biblia, makikita natin doon na napakahalaga ng banal na espiritu para sa ating mga Kristiyano. At meron tong malaking ginagampanan para sa ating buhay espiritual. Ngayon mga kapatid, ano-ano nga ba yung iba't ibang mga katotohanan patungkol sa banal na espiritu? Ang unang katotohanan na gusto ko pong sabihin sa inyo patungkol sa banal na espiritu, ang banal na espiritu, siya po ay Diyos. Basahin natin yung Acts chapter 5 verse 3 to 4. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. So dahil alam na natin na yung banal na espiritu, siya ay Diyos, makikita po natin sa Biblia na sa una pa lang, itong banal na espiritu, naandun na siya, bago palikhain ang lahat. Genesis chapter 1 verse 2, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. So dahil sinasabi natin na yung banal na espiritu, siya ay Diyos, syempre kapantay niya yung Diyos Ama at yung Diyos Anak. Kaya nga dyan papasok yung tinatawag natin na Trinity. Basahin natin yung Matthew chapter 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sinabi rin ng Biblia na yung banal na Espiritu, siya ay eternal. Ibig sabihin yan, wala siyang simula at wala siyang wakas. So ang alam lang natin na merong ganyang katangian ay Diyos. So ibig sabihin, yung banal na Espiritu, siya ay Diyos. Basahin natin yung Hebrews chapter 9 verse 14. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ayon sa Biblia, yung banal na Espiritu, siya ay omnipresent. Ibig sabihin, nasa lahat siya ng dako. Kahit saan ka pumunta, naandoon yung banal na Espiritu. At alam natin, ganun ang Diyos. Basahin natin yung Psalm 139 verse 7. Saan ako magpupunta upang ako ay makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako ba'y makakaiwas? Ang isa pang katangian ng banal na Espiritu ay omniscient. At ang alam lang natin na mayroong ganong katangian ay ang Diyos. Ibig sabihin nun, alam niya ang lahat. Ito nga yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 11. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa Espiritu ng Diyos. Ang banal na espiritu ay makapangyarihan. At alam nyo ba mga kapatid na pwede tayong bigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu para gawin yung kalooban ng Diyos sa mundo na ito? Ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Bukod sa kapangyarihan ng banal na espiritu na pwedeng ibigay sa atin, alam nyo rin ba na pwede tayong palakasin ng banal na espiritu kapag tayo ay nanghihina? At hindi lang yon, tayo ay tinutulungan din ng banal na espiritu kapag tayo ay nananalangin. Basahin natin yung Romans chapter 8 verse 26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya't ang espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Ang banal na espiritu ay may emosyon. Alam nyo ba na kapag kayo ay nagkakasala at hindi nyo nagagawa yung kalooban ng Diyos, nasasaktan nyo yung damdamin ng banal na espiritu? Ito nga yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Ang banal na espiritu, siya rin po yung tumutulong at nagpapatnubay sa ating mga Kristiyano. Siya rin po yung tumutulong sa atin para maalala yung mga nababasa natin sa Bible o yung mga tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin yung John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.
Alam nyo ba, simula nung tinanggap nyo yung ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay nyo, nanahan na sa inyo yung banal na Espiritu. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung banal na Espiritu, kasama nyo na palagi kasi nga, nasa katawan nyo na siya. At ngayon, mga kapatid, hindi nyo na pagmamay-ari ang inyong katawan. 1 Corinthians 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Simula rin nung tinanggap nyo yung ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay nyo, nagkaroon na rin kayo ng tinatawag na fruit of the Spirit. Ibig sabihin, ito yung mga bunga ng Espiritu na nasa inyo. Sa pamamagitan po niyan, yan yung nagpapatunay na talagang kayo ay naki Kristo. Yan po yung ebidensya na kayo ay tunay na mga Kristiyano. Galatians 5 verse 22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Kung may bunga ng Espiritu na nasa inyo, kung kayo ay tunay na Kristiyano, meron din kayong tinatawag na spiritual gifts o yung kaloob ng Espiritu. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yan yung regalo sa inyo ng Diyos simula nung tinanggap nyo siya bilang Lord and Savior ng buhay nyo, yung ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng mga mananampalataya ay merong kaloob ng Espiritu. So dapat, mga kapatid, gamitin nyo yan para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Basahin natin yung 1 Corinthians 12, verse 1. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. So dahil may free will tayong mga tao, alam nyo ba na pwede rin nating hadlangan yung banal na Espiritu? Ito nga yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 19. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Kaya po tayo pinanganak magmuli spiritually ay dahil lamang po yan sa banal na Espiritu. Hindi po tayo mapapanganak magmuli kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Hindi tayo mababago kung wala yung banal na Espiritu. So ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kaya tayo na-convert ay dahil sa banal na Espiritu, hindi dahil sa mga religion natin. Ito ang sinasabi sa Titus chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Malaki ang ginampanan ng banal na Espiritu para maisulat yung Biblia. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, naisulat ng tama, maayos at walang mali yung Biblia. Kaya po naging kakaiba yung Biblia sa ibang mga libro ay dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Basahin natin yung 2 Peter chapter 1 verse 21. Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu, ito ay nagbibigay ng katiyakan sa mga tao sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, yung Banal na Espiritu ay nagpapaalala sa mga tao na sila ay ligtas na, na sila ay mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At totoo yung pangako ng Diyos para sa ating lahat. Basahin natin Ephesians chapter 1 verse 13-14. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon pupurihin ng Kanyang kaluwalhatian. Tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu para malaman yung tama o yung mali. Para malaman natin yung kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos. Siya yung tumutulong sa atin para malaman yung mga patungkol dito sa sanlibutan at patungkol sa mga kasalanan. Ibig sabihin, siya yung tumutulong sa atin para tayo ay magkaroon ng discerning spirit. So ibig sabihin po niyan, mga kapatid, siya yung nagko-convict sa atin. Ayon sa John chapter 16 verse 8, pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran, at tungkol sa paghatol ng Diyos. At panguli, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Ano mang meron kayo ngayon, nasaan man kayo ngayon, ano mang mga naabot niyo, hindi po yan dahil sa sarili niyong lakas, sa sarili niyong kapangyarihan, talino niyo, o kung anumang talento meron kayo. Tandaan niyo po, mga kapatid, lahat ng meron kayo ngayon at lahat ng mga naabot niyo, yan po ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng Banal na Espiritu, kaya po kayo ngayon na andyan. So wala po kayong mapagmamalaki. Dahil lahat ng meron kayo, anumang meron kayo, yan po ay sa pamamagitan lamang ng Espiritu ng Diyos. Basahin natin sa Zechariah chapter 4 verse 6. Sinabi sa akin ng anghel ang pinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel. Pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sa sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu.
yan po yung ilang mga katotohanan patungkol sa Banal na Espiritu na sinasabi ng Biblia. Nawa nga mga kapatid, mas makilala nyo pa yung Banal na Espiritu sa pagbabasa nyo ng Biblia. Sa totoo lang, marami pa pong mga iba't ibang mga katotohanan na sinasabi yung Biblia patungkol po sa Banal na Espiritu. Nawa nga patuloy nyo pang alamin at mas matuloy pang kilalanin yung Banal na Espiritu nang sa ganon, mas maranasan nyo yung himala at kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Gusto muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.